And he is blessed. Hi everyone. Yes, una-una, congratulations to everyone. Yes. Magkwento lang na mabilis. Can't buy me that happen in a very tumultuous moment of my life. Alam na iba yan si Direk May. And gusto ko lang magpasalamat sa Boom Star Creatives because they were there for me. Nung when I lost my dad last January. So, nangyari yun. And gusto ko lang, of course, ngayon na muna, I think nasabi ko naman, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga nakiramay sa Boom Star Creatives family ko. Sa mga nakaalam, enjoy, message to me. Donnie, thank you. Alam mo yan. Thank you so much po. And kasi naalala nung alam ko po, basta share ko lang, before my father died, nung premiere na kasi ng Can't Buy Me Love, he was asking me, sino pumatay kasi siya hindi na magdayaw. So it was like, sana kung pagde, baka alam na ni Papa, baka nasilip na. So, ayun, excited ako lang. So, leaning there po sa yun. Hindi ako matatanong kay Dolly at kay Ben, kasi namin na doon. Pero congratulations, guys. So, I'm proud po sa inyo. And also to Maris and Anthony, congratulations, guys. And to anyone, kayong lahat man. Ayun. So, question ko po, una kay Miss Ina. Ayun. Miss Ina, kasi alam niyo, naalala ko po ng more show ng Can't Buy Me Love around November, December. Tinatanong ko yung staff kung kailan ka papasok. And then pumasok ka na and everyone's so surprised. I mean, parang iba yung this is not the Anne that we expected. Sabi ko may tweening pa ako na parang medyo tempted slide siya kay Amor Powers. So parang pagbalik na, wow, this is me. My question is, nung pinisend ko ba sa inyo to, eto na yun, na ganito si Anne darating, ganito siya. And to the creatives ko, to sa RFE, to Direct Me and to Direct Ian, eto pa yung original ko talagang plan for Anne, mayroon na. Eto siya, pagbalik niya, ganito siya. Or somewhere along the way, may mga changes po ba kayo yung ako, nung in-offer sa akin to, di ba 2022 pa yata, di ba? Hindi ko ina-expect na ganito kabala si Annie Mariano. Ang nagkwento na lang sa akin yung makeup artist, si Varda. Siya yung unang nag-spill sa akin ng character ko. Talaga, sure ka? Ayaw ko pong maniwala kasi clueless talaga ako, to be honest. Ang alam ko lang, Mami ang panidoli. Yun lang ang alam ko. Hindi ko alam na ganito pala ka challenging si Annie Mariano. And I feel so blessed and I'm so grateful na pinortray ko si Annie Al-Jafari kasi ibang klase itong character na to. Lagi siyang fierce, which is really, I seldom do this kasi lagi ang goal ko din laging mahirap, di ba? Ito talagang yung clothes niya from head to toe talagang planado. So nakaka-proud talaga na na-portray ko si Annie Mariano or Annie Al-Jafari. And I feel so happy kasi ang daming nagme-message sa akin, sa TikTok, sa Instagram. Lahat talagang grabe yung requirement ko si Annie. And I'm so grateful. Thank you sa Star Creatives. And thank you kay Direk May. I want to say thank you for all the instructions. Alam mo yun ang maganda kay Direk May talaga. She's so tireless. Ang tiyaga niya mag-explain sa'yo kung anong dapat mong gawin. Kasi for me, mas gusto ko yung binibigay sa akin yung instructions. Kasi feeling ko, I don't know kung ano talaga yung kailangan. Slimy vision, di ba? And si Direk Raymond, Direk Ian, ang mabait nila, ang sarap nilang katrabaho. So kahit na may pressure ka na galingan mo, but at the same time, they are very, very, very helpful. Kaya hindi ko makakalimutan din ang role ni Annie. Thank you very much. Speaking of si Ina, every time kasi, nababasa ko sa Twitter din, na every time nag-e-exena kay Lidoni, talagang umaano yung mga puso namin na. Kasi parang everyone's asking, kailan ba lalamig yung puso ni Donnie? So, actually, si Ina, na-remind lang ako, if you can remember, you did this and Kat and James before, di ba? Yung mga eksena ni Donnie, na-remind din ako yung eksena ni Josh, wala na nagpaanig sa puso. So, pero can I just ask ng Donnie and you, kung paano yun? I mean, how do you talk about it? How do you deal with it? Of course, kanina nabanggit nila na you see your son in him. Yes. Pa yung paano yung every time you talk si about it? Si Direk May kasi, talagang behind pa lang, bago pa lang mag-take, tinatawag niya ako to help Donnie. Kasi minsan nauubusan ka rin eh, lalo na silang dami ang eksena na umiiyak with Caroline. So, tinatawag niya ako just to hold his hand. Nagtutulungan kami. Tapos ako din, pag feeling ni Direk May, kailangan ko ng tulong ni Donnie, lalapit siya sa akin. We just, feel each other's energy. Kaya pag napanood niya yung mga eksena namin, very raw talaga, very authentic.
hindi talaga siya forced. And kasi siya inamin kasi din ni Donnie na may kumong sabihin na very close kay sa mami mo. So nung tinanong ko siya, "Ma, mas boy ka ba?" Ang sagot niya talaga. Yung nakakatuwa yung sagot niya. Yung talagang walang hesitation. Tapos naman naman sobrang close ako sa boy ko. Kaya yung chemistry namin very, very real. And I wish na marami kami eksena, pero uno sa susunod na proyekto, di ba? Yes, Donnie. Gabi kasi maliksena mo, people are asking, kailan ba mo ba matatanggap ulit yung mami mo? So, and how does yung dynamics with Christina, how do you describe it? Napanood mo na ba yung last? Yung medyo namabot ka na. Medyo ay, iba ko. Sa Netflix kasi mas nauuna eh. So, mas karamihan na papanood mo lang yung revelation. Hindi, totoo po yung sinasabi ni Christina. Before the scene, well, actually, minsan, wala na kami sinasabi eh. We just feed each other's energy and we just get pointers from Direk. It's so much easier kasi yun nga, parang nangita namin yung family namin sa isa't isa. So, I really treated her also like that mother figure here. And whenever Direk would say just one-liners, in character na agad kami. So, nag-work na agad. I don't know what it was, maybe Direk could help. Elaborate on that, pero nakikita kasi Direk kung paano kami parang para na-affect sa mga bagay-bagay. So she uses that also in a good way with me and Christina. Thank you so much. Ayun, so, ito po, question na po for Sir Henry, Direk May, Direk Ian, and Direk Raymond. Kasi alam mo, creative sa cello, guys. Ayun. Okay, kasi as of kahapon, nanonood ako, ang usapan namin ng nanay ko, si Milson Chu pa rin ang pumatay kay Divine. But feeling namin mo mga hindi eh. But anyway po, my question is, nung bago pa po ba nag-taping that, I mean from the very start, alam niyo na kung sino yung pumatay kay Divine? Or along the way ba, paano yung processing po ninyo as creatives, as ano? Namimiss ko tuloy yung maging part pa kayo, yung chika-chika lang kayo. Kung paano nga po ba nakarating kung sino ang pumatay kay Divine? Because it's everyone's question at this point. So, paano tayo nakarating po doon? And from the very start, we knew already kung sino ang mga suspects. Suspects. So we worked on that. Hanggang sa we finally made a decision that, okay, this character is the one. And pag napanood nyo, ganito yung gusto namin ma-realize, it makes sense. Yun lang. That's why, paano po kayo, sa perspective ng mga directors mo, yun po ba yung naisip ninyo or somehow along the way? May mga anime kayo, potential simply about it. Kasi nag-debate among the creatives or nag-debate-debate rin po kayo about it. I'm sorry, I'm interested na po yung how did you get there without spoiling anything. Kasi nung start pa lang ng show, before we started taping, nandun na talaga to, napag-usapan na yan. And then along the way, parang syempre, di ba, parang nag-a-adjust. Yes. And then, yes, we do have like, parang weight, parang hindi ganyan, parang ganito, parang ganyan. So, ganun. But, yun. So, parang, and then we have like discussions about it. But, until we decided on the final, person. Not yet. Yes, not yet. They don't know it. They all don't know. Tama pa sinabi ni nila Sir Len directly. But along the way, nagtatanong mga artista sino sa kanilang pumatay. Pero what we try to tell them is make yourselves as if you're the killers. Lahat kayo. So kung napanood ninyo, lahat sila meron silang tendency of fear, of anxiety. May mga reaction shots sila na pwedeng ako, pwedeng siya, pwedeng ganoon. So lahat sila, until now, medyo feeling ka hindi pa naman sila 100% kung sino sa kanila yung tears. But they should appear as if they know something about that death. So, siguro din translating yun sa audience na nagkaroon sila ng ang audience ng, yun, na book. Kasi, yes. I think, we try to keep the audience guessing until the last scene ng revelation. So, yun po. Yes, exactly, Mon. Kami also ang pinapira sa medyo misleading, namuna yan. Diba? Ano? Actually, during this show, itong 10 by 11, napaka
maraming misteryoso. Kasi kahit kami, hindi namin alam yung mga pupuntahan na basta ganito lang siya. So, ang atake, talagang misteryo din. Tanong ng mga artista, direct, paano to? Saan papunta to? Hindi namin alam. Basta ganito, yung nasa ganun kami. Kaya, yun, sa tingin ko yun yung magic ng show na nag-work. Kasi hindi binibigyan ng maraming nuance yung bawat yung character na may kailangan ibigay. Hindi dapat pala ganun. I don't know, parang sa akin, nag-work siya na ganun. So pag pinapanood ko yung show, ay grabe. Yung mystery talagang busog na busog. Ganun. So ngayon nga lang, until now, wala pa rin nakakaalam sa amin kundi ang on that note po, nag-all-time high daw po kayo ng Monday sa rating. So, congratulations again po. Congrats to everyone. So happy. So, kasi bilang regular viewer na namin sa lamang po. So, sorry po, Sir Wilson, kayo pa rin na pinagbibintang. Thank you po. Thank you so much. Kaya nga siguro hindi ako makalabas talaga ng bahay. Makamihirong pumarin sa akin. Actually, I was trying to ask some of the cast members, sino nga ba? Kahit nga sila, tulad na sinabi ni Dr. Ian, hindi rin nila alam. So, malalaman na natin sa tandang panahon. Okay, we got the PBB. We're gonna be asking the last question coming from Hannah Mallorca, coming from Inquire.net. And I guess I'll be asking the question. Or, Hannah, please do the honors. Hi everyone, congratulations sa inyo. So this question is for Marisa and the true siblings, so Kyla and Alvin. Dami ng away ni Caroline throughout the series. So has there ever been a point na nainis kayo sa character niyo or para may tinggal niyo kung saan siya nangagaling? Ako siguro, lagi akong frustrated. So, lalo na sa earlier parts. Well, as actors, we all know now we should never judge our own roles or our characters. There are times talaga na parang, girl, what are you doing? Parang, so, like, siguro yung pinaka-first time na medyo na-frustrate ako kay Irene was nung after yung na-head up siya. And then she's still so mean kay Caroline. And I was like, bakit? Siya na yung nag-save sa buhay mo. Bakit? And then we're like, kami ni Caroline, kami ni Belle, parang dapat friends na tayo dito. Pero sige, mag-aaway pa tayo. Yun lang yung moments. Caroline, I think for me, lagi kasi galit si Bettina. So, sana by the end, umiti na siya. Even though lagi kami nag-aaway, sobrang kasi kami close na eh. Parang ano rin talaga silang mga kapatid. So, parang even though in the script, there's tension, there's confrontation, after the tape, parang back to normal lang kami. So, ano? Ganyan. Chichikran na kami. So, I guess hindi ko na rin siya masyado nararamdaman. Yung away lang namin yung feeling ko yung hindi totoo. And also, you know, Belle and Maurice and Ami, Joao, our parents, everyone in the True family. Sobrang kukusay ng mga artista. Talaga, ang dami kong natutunan sa kanila in my infancy and industry. Na pwede pala yun. Yung talagang araw-araw ko yung magkakagalit ko na sa mga eksena. But behind the scenes, sobrang close. So, even though nag-aaway ko sa mga eksena, we're still all very close and parang wala lang. It's really just part of the craft, part of the work. So, yeah. Ako naman, it's... Parang yung away scenes kasi ni Caroline, John, and Charleston. Ever since naman kasi from the start si Charleston was, di ba, tied with Caroline. So, for me siguro, when they fight, tsaka kapag binabasa ko yung script, it's... Hindi naman ako galit kay Caroline, pero galit ako sa ginawa niya eh. You know? So very, very kuya figure in that sense na parang... Like, yung last scene na nag-away kami, diba? Like, I'm telling you to stay away from Bingo because of Annie, we don't know what's going on, diba? Kita mo naman talaga eh, especially with the scene before that when Annie walked into the boardroom and then she introduced herself to us. So parang it's just natural for Charleston or Kuya Tigat na you're still hanging with the enemy, you know what I mean? So,
I feel like even if sa totoong buhay naman magagalit pa rin ako sa akin. So to wrap things up, so Belle and Donnie, this question is for you. Sa dami na pinagdaanan ng characters niyo, what do you want to say to them now that it's about to end? To Caroline. What do you want to say to Caroline? What do you want to say to Caroline? Wow, I have so much to tell her. I don't know where to begin. How can I? First, I'll start with Caroline. Ang galing mo. You're so strong. I understand at first, bakit ka ganyan. Actually, hindi ko maintindihan ako na bakit ka ganyan. Pero along the way, natutunan kitang mahalin. And I'm so glad na nakahanap ka ng mga tao sa buhay mo. Na magmamahal sa'yo, na ipapaalala sa'yo na kamahal-mahal kang tao. Kahit... No? Kumusok ko ba talaga? Kahit... Feeling mo mag-isa ka, alalahanin mo na hindi ka mag-isa. Nandiyan yung pamilya mo, nandiyan yung mga chusta, na si Papa, tuling ulit nandiyan si Bingo para sa'yo. Ako, isa lang ko sabihin mo sa kanya, sa dami ng pinagdaanan niya, sa dami ng dati na wala sa buhay niya, iniwan siya. Nasabihin ko lang, you are enough. It's very profound. So thank you and congratulations again. Thank you for those questions. Actually, we can't get enough of our cast. We just want to hear more, but that's the time we only have for this press conference.